Kamusta, kadalisay? Ating pagpapatuloy ang kwento mula sa Biblia. Pero bago po tayo magsimula, at kung bago pa lang po kayo sa aming channel, huwag nang kalimutan na mag-subscribe. I-click ang notification bell para update po kayo sa mga susunod na video. At kung meron din po kayong gustong ipakwento o ipatalakay, mag-comment lang po sa ibaba ng video na ito. At ito'y aking pupusuan at tatalakayin sa susunod na video. Ikalimang kwento, nagsimula ang paghihirap. Sa labas ng hardin ng Eden, kinakailangan ni Adan at Eva na magtrabaho ng mabigat para sila makakain. Imbis na masasarap na prutas, puro tinik at dawag ang kanilang nakita. Kasi si Adan at Eva ay sumuway sa Diyos, kaya hindi na niya sila kaibigan. Pero mas masama pa kaysa rito, si Adan at Eva ay nakatakdang mamatay. Hindi ba sinabi ng Diyos na mamamatay sila kapag kinain nila ang bunga ng isang punong kahoy? Kaya nang araw na kumain sila, nagsimula na silang mamatay. Lahat ng mga anak ni Adan at Eva ay sinilang pagkatapos na palayasin sila ng Diyos sa hardin ng Eden. Nangangahulugan ito na ang kanilang magiging mga anak ay tatanda rin at mamamatay. Kung sumunod lang si Adan at Eva kay Jehova, maligaya sana ang buhay nila at ang kanilang mga anak. Wala sanang tatanda, magkakasakit at mamamatay. Gusto ng Diyos na ang tao ay lumigaya at nangangako siya na darating ang araw na ganito ang mangyayari. Lahat na magiging kaibigan ng Diyos at ang buong lupa ay magiging magandang maganda. Pero si Eva ay hindi kaibigan ng Diyos, kaya masyado siyang nahirapan sa panganganak. Talagang mahirapan ang isa kapag sumuway siya sa Diyos, hindi ba? Si Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming anak. Ang panganay nilang anak na lalaki ay nagngangalang Cain. Ang ikalawang anak na lalaki ay si Abel. Alam mo ba kung anong nangyari sa kanila? Pakicomment naman sa ibaba ng video na ito at ating pag-usapan. Abangan ang karugtong ng ating kwento tungkol sa kwento ng Biblia.